Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. Hello Team Buenas, welcome po sa ating YouTube channel. At ngayon sa video na to, ang ipapakita ko po sa inyo o idedemo natin is yung lumang version ng mga makina. No? Tulad po nito, dating Singer, ngayon Yamato brand na po yan. No? Ilagyan po lang po yan ng garter dahil nagdagdag po ako ng ganito, yung tread stand. Wala pong ganito talaga siya, walang tread stand. Meron yan nung parang pako dito. Doon mo ilalagay yung sinulid. Kaya lang, kung malalaki yung bibilin mo, hindi siya pwede rito. So, nilagyan natin ng tread stand, tapos nilagay ko tong garter na to para hindi nakabitin yung sinulid dahil nakakawit lang siya rito. Ayan, makikita mo nakakawit lang. Ngayon, ano ba yung opinion ko tungkol dito sa ganitong makina? Para sa akin po, hindi na advisable talaga na bibili ka ng ganitong makina. Hindi kasi siya for mass production. Hindi siya self-oiling, mano-mano ka naglalagay. Ngayon, may mga area kasi, especially sa province, na tulad nung sa nagpabili nito, wala raw permanenteng kuryente sa kanila. So, kailangan niya is yung padyak o hindi ginagamitan ng kuryente. Pero pwede rin naman itong lagyan ng motor kung sakali man magkakuryente na sa kanila. Yan, papakita ko lang sa inyo yung kabuuan ng makina. No? Tapos, testingin natin ng konti. Ang presyo nito, makakabili ka nito brand new, 7,500. So, kung makikita nyo, meron na siyang mga drawer. Ayan. So, may mga previous din to. Tapos may manual, tapos karayom. Ito pa, lagay ng bobbin winder. Doon sa kabila may box din. So, isa pa sa mga feature nito na nagustuhan ko talaga kahit dati pa, yung ulo ng makina, pwede mo itago sa ilalim. So, halimbawa, tatago mo siya, hindi mo gagamitin. So, ipapasok mo lang ito sa loob. Yan, meron siyang lagayan dito. Yan, kita ba? So, meron siyang lagayan. Tapos, ito kasi hindi naman talaga ito kasama. So, ipipix ko lang siya. Lalagyan ko yan ng tornilyo. Bubutasan ko na lang dito. Pero pag hindi mo siya gagamitin, tago mo siya sa loob. Tapos may takip yan na ganito. Yan. Pwede itong maging mesa. Ngayon, since papakita natin sa inyo, balik na natin. Itong mga makinang ganito is mano-mano kang naglalagay ng langis. Alam nyo naman sa mga makina, napaka-importante ng langis kasi yan yung nagpapasmooth ng kanyang galaw. So since mano-mano mo siyang nilalagyan, ang pwede ko ipayo sa inyo, bago nyo siya gamitin, patakan nyo muna. Patakan po muna natin siya ng langis dun sa mga may butas. No? Makikita mo naman yan, may mga butas yan. Ayan, no? So kung yung mga makikita mong butas dyan, yan po ay nilalagyan ng langis. Ayan, no? So siguro mga 2 to 3 hours pag gamit na gamit, every 2 to 3 hours, pataka mo ng langis. Ayun, may mga butas yan eh. Ito. So, patakan po natin ng langis. Ano? Including dito sa ilalim, kung yung padjak, lagi mo ginagamit, patakan mo ng langis yung mga umiikot na parts para hindi siya kalawangin or hindi ka mahirapan sa pagpadyak. So, patakan natin ng langis yan. Routine na aalalahanin mo yan bago mo siya gamitin. Ngayon, syempre, testingin natin yung padjak. So, syempre, ito yung pinaka-tricky na makina pagdating doon sa padjak. Hindi lahat nakakagawa nito or hindi lahat nakakabisa kaagad yung ganito. So, halimbawa, tayo ay mananahin ng pagpadjak. Hindi yan ganun kadali eh. Para sa akin, mas gusto ko pa, lagyan na lang ito ng motor. So, una, ikutin mo muna yung handwheel. So, ayan, mali yung apa ko. Pag kasi mali ang apak mo, pabalik. Ang nangyayari. Ayan o, pabalik. So, nalalagutan ka pa. Malalagutan ka pa ng, ano, ng karayom ay nasinulid. Ay, dito ko pakita ko yung paan mo. Dito ka sa kabila. Nakakapagod, grabe. Para kayong pag-abula na kanin yan, pabayo. So, medyo nakakapagod. Ito, medyo pangit yung pagkakasulot ko rito. Hindi ko na siya sinabit do sa kawit. Kasi alam ko, sinasabit pa yan dito sa kawit na to. So, try kong hindi siya isabit. Tingnan ko kung mawawala yung pagkatuhog. Video mo. Ginawa nga eh. Minit ka dyan.
Yan, gusto mo exercise din yan. Medyo tricky kasi kukontrolin mo siya ng ano, ng kukontrolin mo yung pagpasada sa kamay. Tapos kukontrolin mo rin siya sa paa. Tingnan niyo yung pasada ko bagsak-bagsak. Kaya bilib ako doon sa mga gumagamit talaga nito. Galing yun. So bilib ako doon sa mga gumagamit talaga nito. Ang gagaling, lalo na rin sa mga padjak. Kasi although nakagamit ko nito dati, matagal na panahon na, talagang ngayon ko lang ulit siya susubukan. Siyempre, itong makina na to, talagang masasabi ko na hindi naman talaga na siya napapanahon ngayon. Kasi tulad nun, may automatic na. Pwedeng automatic or manual single needle na yung gamitin mo. Sadya lamang, dun sa pagdadalan nito, talagang hindi raw ganun ka-stable yung supply ng kuryente. So, siyempre, yung mga tao, or yung nagpabili nito, gusto maghanap buhay eh. Mapipigilan mo ba tao kung gusto maghanap buhay? Diyan naman tayo bilib sa Pilipinas. Kahit nasabihin mo, ano, kumbaga mahirap eh. Mahirap yung ganito, magpapadyak ha, habang nananahit. Yung mga ako. Bilib lang ako sa mga gumagamit nito. At saka bilib ako dun sa mga taong gusto pa rin gumamit nito. Despite na sila medyo nahihirapan dun sa supply ng kuryente, gustong maghanap buhay, gustong madagdagan yung kita, eh gagawa talaga ng paraan. Doon naman tayo bilib sa mga kapwa natin Pilipino na kahit ano man yung humarang sa'yo, sabi nga nila eh, parang pag-ibig yan eh. Harangan ka man ng sibat, basta gusto, may paraan. So, ganun din sa pagkita gamit yung pananahi. So, kung wala tayong kuryente, edi magpa-jack tayo. Pero ito naman po, kung sakali man po na, ang alam ko po kasi may kuryente rin naman sila, hindi lang stable daw. So, meron din naman po itong... May oras. So, meron naman po itong libreng motor na kasama. So, itong motor na ito, so, ito yung ano niya, yung pedal, no? Yung carbon motor, kung tawagin. Ito naman po, pwedeng ikabit dito, ah. So, pwede po yan ikabit dito. Ayan. Pag nakabit mo po yan dito, siyempre, magagamit mo na to ng dikuryente. So, after mo may kabit yung motor, meron yan saksakan dito. So, isasaksak mo lang to. Ayan, okay na. Then, ito naman, sa kuryente, siyempre. Tapos, ito yung apakan. Ito naman sa kuryente. Tapos, ito yung apakan. Lagay mo lang sa paanan mo. So, ready to use na yan. So, ito. Tignan nyo. So, ayun. Ganun lang kasimple. Dito ka naman tatapa. Okay, ang tatapa. Hindi mo nagagamitin yung dipajak. Isa pa, isa pa. Ano mo yung paa mo? Ayun. Nisin mo. Ano lang talaga siya? Ingay niya. Medyo maingay. Pag naka-ano. Pag gagamitin mo ng panggabi. Iba ng amoy. Ay, eto pala no. Kaalala no. Eto ay nangangamoy talaga. Dahil, ang tawag dito carbon motor. Meron yan na carbon. So baka magtaka kayo, nangangamoy yung motor. So normal yan kasi ang tawag dyan is carbon motor. So meron niyang mga ganito. Ayan, kung makikita nyo, ito reserva ito eh. Ito yung carbon na tinatawag. Ayan. So ayan yung may spring yan eh. Ngayon, itong carbon na to, sa pagkakaalam ko, kumikis-kis sa motor ito. Ito yung nangangamoy. Kaya kung yung motor ng makina nyo, nagulat kayo, may parang nangangamoy, sunog. So ito yun, yung carbon niya. Huwag lang yung umuusok. So syempre, kung nangangamoy sunog lang, normal yun. Pero yung umuusok siya, tingin ko yun yung hindi normal. Kasi baka magtaka kayo eh. Baka isipin nyo nasusunog na yung motor. Tigilan nyo na paggamit. So normal siya. So okay, yun lang po yung short demo natin tungkol dito sa ganitong makina. Ngayon, kung patanungin nyo ako, worth it ba yung ganitong makina? Kung okay naman yung istilasyon ng kuryente sa inyo, maayos naman. Yung mga single high speed na na-industrial yung binin nyo. Kasi old version talaga to. Kung usapang mass production, hindi na talaga ito ang ubra na pang mass production. Yun talagang high speed ang gagamitin mo na. Pero, kagaya nga ng sinabi ko kanina, kagaya ng may-ari nito, may schedule yung kuryente sa kanila. Minsan nawawala, minsan nagkakaroon. Kung gusto po natin gawa ng paraan para kumita, hanapan po natin ang paraan. Kagaya ng may-ari nito, may padjak siya, may kuryente. Kung magka-kuryente, gagamit ng kuryente. Kung wala, magtutuloy-tuloy yung hanap buhay dahil nga mayroong pang-padjak kung ganitong makina. Yun siguro yung pinaka-advantage nito dahil nga pwede mo siya gamitin kahit walang kuryente. So, siguro ang ano ko lang talaga dito sa makinang ito, masasabi ko lang na hindi na siya kasing tibay nung mga sinauna.
Especially sa table, no? Makikita mo yung kaibahan niya sa table. Although maganda yung table, ha? Nagagandaan ako sa table. So, yun lang po yung pinaka-honest review ko po. Siguro kung bibili kayo ng gantong makina, bili kayo ng gantong thread stand. Tapos, ano naman yan, may tornilyuhan. Ito tulad yan, ipapabutas ko na lang dito. Tapos, lagyan nyo na lang ng garter na ganito. Para hindi siya umangat yung sinulid. Kasi maganda yung nakaganto yung sinulid, eh. Kasi pag dito siya nakalagay, parang sasabit-sabit yun. Magkukos pa yun ng pagtutuhog ng kahit. So, ayun, hanggang dito na lang po muna, no? Siyempre, since tapos na po natin siya i-demo, eh, isara na po natin, no? Ayan. Yun yung kagandahan sa gantong makina, no? Pwede mo itago pag ayaw mo na gamitin. So, yun, pwede mo siya itago pag ayaw mo na gamitin. Tapos, pabilang natin sa sulok, okay na siya. Ayan, di ba? So, space saver siya. Para sa akin, okay naman. Maayos naman. And kung gusto niyo ng ganitong makina, pag-isipan niyo po mabuti kung ano yung nababagay within your area. Kung kagaya kayo nila ma'am sa Bicol area, yung kuryente ay may oras, tapos gusto niyo talaga magtuloy-tuloy ng pananahe, pwede itong ganitong makina. Okay na okay to. Okay sa all right. So yun, maraming salamat. Ako po si Mel Buenaventura, si Ate Christy Tagavideo. See you sa next video.